Yep, and yung kulong ni Silvano, pinakamalaking bagay dito. Will it be enough to hold down JP's link? Let's find out as we head into Game 3, mga kaibigan, of Signal Ultra versus Aura PH. It's looking really hot, and I'm not gonna be surprised if we see a long game here. Masusurpresa lang ako dito kapag umabot tayo ng game number 4. Oo naman. Doon ka magulat, tol. Lang to eh. Doon ka magulat. Oh, yun. Doon lang ako magugulat talaga. Talaga ako eh, no? Mm-hmm. Aura PH, they will go for the early secure netong buff. And lalo na kapag kasi nakukuha ng Aura PH yung Ling on JP, kailangan talaga nila bigyan ng extra tulong yan into getting that buff at level 1. Kasi nga, kapag dating ng level 2 ng mga heroes dito ng side ng Signal Ultra at hindi pa rin nakukuha yan, automatic tatalon yan sila papunta kay Ling. Bensanity dito, kinokontrol siya pa yung naba to. And roughly siya dito, used to force the flicker out and they got so much out of that. 5-man rotation dito to the middle lane para Signal Ultra habang si KelVJ libre sa may baba. Interestingly enough, I think mas papabor talaga yung game na to if it prolongs for Signal Ultra. So these very interesting picks from Signal Ultra, it only adds up to their unique heroes picks. Feeling ko nagpapataas ng stats tong Signal Ultra eh, no? Yun ang nangyari dito eh. So tignan natin if that's gonna be impactful. Because in the late game, they do scale better. Yuzhong is gonna scale better. Pati itong Sylvana to at siyempre naman, yung ating Garry's Shujin will be doing, Hades will be doing a lot better. So, ang puhunan kasi di talaga dito ni Rhea din, yung Sylvana, is yung fact na yung damage niya empowered sa pinakaunang setup pa lang because of the passive. Meron siyang added damage agad with those basic attacks. Tama. And tatandaan natin na may stacks pang nangyari. And ano ba nangyari, Rockhard, kapag kayo stacks na yun ay napuno? Yep. Carry in the target will be basically extra damage. 30% extra damage. Lalambot yung target mo. So, ibig sabihin, habang yung ibang tanks nagsusustain, habang yung isang ibang offlane nagsusustain, ikaw, pag ginagawa mo, hindi mo sila ina-atake dun sa region nila. Pinapataas mo yung damage mo. Pinapalambot mo yung kalaban. Pinapalambot mo yung kalaban. So, ibig sabihin, with the Durant's, sila Khalid and sila Thams, nagkakaroon sila talaga ng problema. That's right. And that's just extra stuff that you need to think about. Na, alam mo yung mga teams natin, sanay sila na, et kalaban ko, ano, halimbawa, Thams ako, kalaban ko, Uranus, mga ganun, Khalid. Ito, this is another layer of thinking. Parang dadagdagan mo yung kailangang isipin ng kalaban mo. Kasi medyo unfamiliar hero siya eh. Diba? Tsaka yung ano, Imperial Justice. Yep. Yung Imperial Justice talaga yung tatapos dyan. Difference maker yan. Pag nakulong siya ng multiple targets on the Imperial Justice, pag sobrang busy sila sa gitna ng laban, sobrang ang laking difference maker nun sa, ano, sa team fights. Eh. And I'm not sure, I'm pretty sure Aura PH knows this hero, pero I'm not sure they've seen it in pro play yet. Okay, so ang kaya dito napapansin nyo, ladies and gentlemen, yung pressure ng Aura PH, nandun sila sa side na ni Sylvana is because si Sylvana is good at 1v1. Pero kapag ka nalagyan na ng pressure si Sylvana, hindi na kinakaya ng Sylvana yun. Yun nga. Ang problema sa Sylvana, sobrang linear niya. Oo. Madaling basahin yung gagawin ng Sylvana. Like right now, yun, it's going to be a problem. However, hindi naman yun ang focus ng Signal. Ang focus ng Signal is to still give Hades all of the resources na pwede lang mabigay sa kanya. Ngayon, nagamit na nila agad dito yung Ultimate Aim by DJ, Imperial Justice. Hindi makatakas yung Khalid. Pero hindi nila kailangan. Binaligtad pa nila to. Hades dito. Next target para kay JP. Nasa turtle area pa sila so they can convert that win into a turtle. Pero hindi hahayaan ni Imba DJ dito. Kilowash. Pariko! Nag-sand skating siya doon. Si Imba DJ. Nagkahulihan pa nga. And Imba DJ will go down. Yep. That was a nice try for Imba DJ to micro in out of there. Pero again, you don't have enough teammates to protect you. He goes down. And turtle, mapunta naman sa Aura PH. Signal Ultra. Nakita ng Aura PH dito yung opening eh. Parang, sige lang, mamaya malakas kayo kasi mag-scale kayo. Mahirapan kami kasi makakuha kayo ng mga concentrated energy, necklace of durance, magiging mahirap na kalabanin yung Sylvana. Oo. Pero ngayon, kami muna.
kami muna, di ba? Kami muna ang gagalaw. So kung gusto niyo mag-scale, mamaya na. Pero again, yung power ng Aura PH dito, especially with the Hoofra, hindi mo pa rin may kakaila. Although KLBJ, 1v3, kaya yan tumagal. Contra Inferno with a vengeance, yes, he can. Pero the backup will be here na, and Rafflesia will be a bit too late. Locking down Chujin, where is the damage output? Kuya Greed ang bahala doon, pero hindi pa rin sapat. Ang ganda ng posisyon dito ni Greed to get a kill on Bensanity. And andito na kasi JP. Chujin dito will go down, and this is the punish setup. Hades going in with the Lycan Pounce, and JP sana ang tatamaan ng Feathered Airstrike, pero with the Tempest of Blades, he will get out. At gusto pa ni Imba DJ, hinahabol niya pa si JP. Hop, oh my God. Kamuti ka na. Kamuti ka na tamaan doon ng Imperial Justice. Etong, agoy! Si Ling, but that is going to be the Khalid with his ultimate. Not really hitting, pero that was a nice try kasi nga na-perksa pa rin naman si Rhea gamitin yung flicker niya. That's right. And malaking bagay yun. Until later, malaking bagay na walang flicker. Si Rhea, yun lang ang nag-iisa niyang exit kung sakaling magkamali siya ng Imperial Justice. Boy! Rafflesia with that Tyrant's Rage into nothing. Patay ang germs. He got pushed back there a little bit. Oh, he got distracted there. That's fine. Alam mo, pang ano lang yan eh. Pwede naman natin sabihin na pang... nag-miss talaga eh. Pakiramdam ko kung nag-miss talaga. Pero ito ah, si Kilowash, pwede siya mahuli ni Bensanity dito. JP and Kilowash, hindi talaga sila nagwawalay. And, nagwawalay, man. Hindi sila nag-iiwanan. Nagwawalay. Malupet. This is a two team. Tunay na team. Ang lalim ng Tagalog. Tunay na teamwork. Oy! No way! What? No way. Imba Oy! DJ. Anong ginagawa na ito ni Imba DJ? Naku po! Kamuntikan na yung ultimate, hindi na napahit! Nakakabaliw tong game na to, ah. Iba. Iba talaga ang bakbakan na nagaganap dito mula sa Aura PH at Signal Ultra. Imba DJ steals the turtle and nadali din ang championship Kufra ni Rafflesia. And kung babasin ninyo dito, makukuha ni Imba DJ etong turtle na to. Bakit hindi nag-retry si JP? Kasi wala siyang retry. Seconds before, isang hit na lang, isang one hit. Pero na-realize siya, oops, wala pala akong retry. Kailangan humampas, pero it's too late. Mas malakas ang sakit ng Feathered Airstrike. Here we go on the end. Another team fight here. Aura PH, gigil na gigil. Low ang greed natin. Pero si Hades ang magiging target. He goes down to KLBJ. Napakasakit ng apoy. Ito na yung dragon. Ang inabog yung bata. Nandito si Imba DJ. Hinahabol yung ibon. Hinabol niya si ano, Chang'o. Walang magawa si Chang'o. And at this point... Dragon versus bata. Wala. Mahirap talaga yan. Mahirap. Hindi kaya ng bata kahit may backup pa siya nung kanyang alaga. It's a wipeout, mga kaibigan. Signal Ultra losing out on that very big spread out na team fight. But then again, Yuzhong dito, yun ba talaga yung tingin mong trabaho niya? Naabutin si Greed? Parang may mali eh. Especially if you're alone. Ba? Lalo kung mag-isa ka, paano kung nakahit ka? Wala kang additional na crowd control aside from your own skit. Mm-hmm. I think that might have been a bit of a mistake and an overextension with that signal. Greed and the others, they're just setting up on this turtle area. I like yung setup nila. And kung papansinin mo, yung Feathered Airstrike, nagkakakapitan lang sila. And ito na naman yung dragon. Naghahabol na naman sila. It's gonna chase down Chang'o. Tinitiis ang between. And tinitiis yung in-between. Si Chujin dito, hindi niya kaya yung damage output na binibigay dito ng side ng Aura PH. Although makukuha ng Signal Ultra dito, yung turtle, mayroong si extra protection si Hades dito. Hindi basta-basta tutumba si Hades ng ganun lang. Pero si Greed dito, next target sana niya. Kilowash here, going in and out, dashing through the sand. Ito, one horse open sleigh. Malapit na magpasko, pero hindi sa buhangin. Baka Manila Bay ang bagsak mo dyan. Oh. Here we go. Into the mid lane, Greed with that pressure, pero nakakagulat. Aray ko po, napakasakit! Tinis! Yun yung magiging problema kapag katinayuan mo yung meteor shower. Huwag naman ganun. Huwag naman tayuan ng ganun. Pagkatinayuan mo yung meteor shower, I think yung tower na yun, bagsak na talaga yun eh. They should have actually just let that go.
Now, it's gonna be Signal Ultra trying to play catch-up mula sa Aura PH who are getting a lot of gold from the towers. Plus, si Greed. Wala masyadong, pasi wala masyadong makapansin kay Greed aside from Yuzhong. Diba? Everyone's just trying to endure the damage. Kasi kung iisipin mo din, guys, sige, ganito. Si Greed kasi, mataas yung damage output niya. Pero pagka naiwasan mo kasi yung Meteor Shower, parang... Okay lang. Okay na eh. Ang problema, sinasalo nila. Yun ang tanong doon. What's happening? Chujin with the Dragon Form Barrel Makarakas and the rest of Aura PH are looking forward into clearing out the base or the jungle of Signal Ultra para mag-ready na din doon sa Lord na dadating in 30 seconds. Mm-hmm. Very nice setup or very nice positioning from both of the teams dito. They're not really giving out that much of a you know advantage to each other. Hindi naman din nila hinahanap dito yung mga setup na alam mo yun sobrang komplikado na alam mo yun yung mga dead brush pa sila, baka sila pa yung mahuli pabalik. Mm-hmm. And for Aura PH dito, hindi din kasi nila talaga madali. Mamadali. Hindi din talaga. Kasi, ang pinaka importante factor dito, yung Farsa pa rin. So, every single time na sabihin natin na may Farsa dyan, it's not about them going down to the Farsa eh. It's about the minions going down to the Farsa. The minions. Hindi yung mga hero. Kasi yung mga hero makakatangas lang yun. Pero kapag katumulak ang ano, pagkatumulak ang minions at hindi nahuli dito ng padded airstrike, literally, it's just gonna go down. Just, that's right. You cannot push kasi lagi ka madedelay. And aside from the feathered airstrike, aside from the Farsa, I think yung reasoning nila dito sa draft kasi kaya na naman yung nakabigyan talaga dito. Ayan, napaka-update. Wala silang pang block, wala silang pang stun. Hindi nila kayang i-cancel yung Meteor Shower netong Greed. At dahil doon, they are suffering a lot of damage output. As I was saying, Rhea, I think the reasoning behind this draft is pag nakulong si Ling ng si JP ng Imperial Justice, matagal siyang nakaipit doon sa bilog na yun at kaya nila ma-take down yun. Kaya hindi siya makapasok agad eh. Kaya hindi din basta-bastang makapag-aggressive tong si JP. Usually aggressive na aggressive to eh. Mm. Pero ngayon, hindi niya magawa because you need to be super aware kung nasaan si Rhea at all times. Mm. That is actually a good point. But you know what? Aura PH dito, they are going in. Talagang ginagamit na nila yung Lord Advantage nila dito. Imba DJ almost going down. Rhea dito yung Sylvana. Hindi na nila nagamit as he is the first one to go out of this fight. Nawala din si Killwash dito. Na-dive din siya ni Hades. Pero si Chujin dito, wala na rin siyang Dragon Form. So, that's ibig right. Sabihin, everyone is in, sabihin na natin, equal standpoint. Equal footing. Mm-hmm. At maganda pala si Kaflicia, hindi pa napipihit yung ulti niya. Totoo. There's no big... This time, wala na yung mga big wombo combo na bigla ang Tyrant's Rage. More pang safety na lang eh. Ang ginagawa ni Kaflicia, more for safety na lang. Reserving it for a very good time to save his teammates. And it's working very well for Aura PH. I like it. It's working. JP though, Tempest of Blades to get out. And forces Rafflesia back. It's the knock-up and the Tyrant's Rage into the wall. Pero may immortality daw si Ben Sati will be able to walk away with his life. This game, this series, nakaka-drain. Nakaka-drain talaga. Nakaka-drain. Berserker's Fury, nakuha na ni JP dito. And this is an interesting point para sa Aura PH kasi tingnan mo yung ginagawa nila dito. Hindi pa rin nila talaga pinipilit eh. Oh. Ayaw talaga. Hindi nila pinipilit. They're being super safe. They are respecting the power of Signal Ultra right now in the team fights and the possibilities that will come from this Sylvana pick. Inaantay lang talaga nila dito si Kaplicia eh. Ramdam ko na yung pag-aantay nila sa isang malaking nakatingin na sila eh, no? Pagsabog ni Kaplicia. Nakatingin na sila sa pulang ano eh. Sa pulang the bagong-bagong skin nitong Kufre na to. Si JP doon nag-half yung HP niya. Killwash, nakikipag-clear wave lang sila dito. Ito lang yung laro ng clear wave. Only clear waves. They have the tools to clear the waves for sure. And 13 minutes in the game, I would say na they are doing a good job. Pero 10,000 gold na ang lamang ng Aura PH. 13 gold, 13 kills. And the base of Signal is already open. This means isang maling galaw lang will be a big problem here
And looks like nangyari na nga ang pasok ni Rafflesia with the Raging Sandstorm as well. Hades very low, cannot keep up with Killua$h. At ngayon, wala pa si JP, nag-regen, naghahanap ng lifesteal, pero gusto nang tapusin ng kampi niya ang laban na to. Okay, Aura PH, they're gonna close this out with a 2-1. The back-to-back champions shows us how it's done. Yung Diggy hindi man gumana, pero for Signal Ultra, that was a good game. That was a good game na game number 2. Pinakusahan nila kung ano man cheese strat na ginagawa dito ng Aura, and it, ewan ko, it's a good series. If ever you want to see